Good morning mga boss. So yan, punta tayo sa Santa Ignacia project. So tingnan natin yung project natin doon. So malapit na itong matapos mga boss. Siyempre kung bago ka lang sa ating channel, so please subscribe na po kayo mga boss. At pindutin nyo na rin yung ang bell notification. Magipindot na rin ang bell notification para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Pakilike na rin mga boss itong video natin. Okay, let's go! Dito na tayo mga boss. Ayan. Siyempre kung bago ka lang sa ating channel, paki-subscribe na rin po ang ating channel. So welcome back to Mac Lagunilla Vlog mga boss. Nga pala, siyempre kung paki-like na rin itong video natin. Siyempre paki pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So ayun mga boss, pinaklas na nila. Okay, so ayan mga boss, so binaklas na natin tong terrace. So may kisame na ito dati, tapos inanay na rin. So yung mga kahoy, so may anay na rin yung mga kahoy niya. Tapos itong kisame pala, pagkatapos namin magbagbagin, meron pa palang bubong ito. So yung bubong niya dati, kasi ito yung bagong bubong niya eh. So may bubong pa dati. So nagbagbag tayo ng kisame eh, tapos bubong. So kaya nang inaalala ko, ngayong inalis natin ito, itong dating bubong niya, baka may tulo na rito kaya. Yan lang hindi natin alam. Baka may tulo na itong bagong bubong na ginawa nila. So sana wala naman, wala naman sana. Ayan. Okay, so yan lang naman yung nakita natin dito. Tapos i-check ko na rin yung sa loob mamaya kung may lagay ng mga ilaw, kung okay naman yung paglagay nila. Tapos siyempre hindi ko muna ipapakita yung loob na ito para meron tayong may papakita sa before and after niya. Okay, let's go. Ay, tignan ko muna pala mga to. Okay, let's go. So doon sa loob, meron lang babalikan yung electrician. So ipapataas ko yung ilaw doon sa may dining. So hindi niya itinaas yung ilaw doon sa dining. Tapos yung switch sa master bedroom, hindi pa nilagay. So may ilaw naman na, kaya lang yung cover ng switch hindi niya pa nilagay. Tapos yung iba, hindi pa napinturahan yung ibang kulay nung pader natin sa dalawang room natin. So ayan, let's go. So ayan, so dito na tayo sa bahay. So si Master Chini to nga pala, hindi pumasok. So nung linggo niya pa sana gagawin ito, yung ginagawa niya ay giluguhit niya na paro-paro. Nung linggo niya pa sana itutuloy, kaya lang may pinantahan daw siya. Tapos ngayong Lunes hindi pa rin nakapasok kasi nahihilo daw siya. Siguro may hangover pa dun sa pinantahan niya. Okay, so ayan lang mga boss. Okay.
Okay, dito na tayo mga boss. Sa barangay Malukyat, Pusorobyo, Pangasinan. Yung project natin ditong ceiling. So ayan, tingnan natin mga boss kung ano yung mga natapos nila. Okay, let's go. Okay, siyempre, kung bago ka lang sa ating channel, paki-subscribe na rin itong channel natin mga boss. Siyempre, paki-like na rin, huwag niyong na rin kalimutan na i-like itong video natin at pindutin ang notification bell at ilagay po sa all, no? Para updated po tayo sa mga bagong videos natin. Okay mga boss, i-update lang natin yung project natin dito. So, nag-deliver na rin kami ng cornisa. So, sabi kasi ni Mark, mag-deliver na daw kami kaya magkukornisa na daw sila. So ayan, tingnan natin kung ano mga natapos na. So mabilis pala sila pag ganon. So ayan, tingnan natin mga boss. So ito yung kukornisa nila mga boss. So framing pa lang. So wala pa tayong gypsum board na nakatakip. Tapos dito meron ng gypsum board. Kaya lang wala pa dun sa taas, wala pa yung design sa taas. Okay, so dito, so ito, ipapababa ko to. So ipapantay na lang dito sa may riser. So hindi kasi kami nagkaintindihan ni Mark dito, pati dito sa design. So 40 by 10 sana ang gagawin dito. So ginawa, 40 by 5. So ang ginawa niya rito, 40 by 10 ang ginawa niya. Tapos dito, makikita naman doon sa video, kaya sa mga drawing ko na nakapantay ito. So nagkamali rin siya rito, pinataas niya. So dito naman, so babaklasin din ito. Tapos dito, cove design yung ilalagay natin dito mga boss. Okay. So cove design. So ang gagawin mo lang dyan Mark, yung sinabi ko. Yes sir. 25 plus 15 yung paring natin. Para okay. Tapos dito sa taas, so wala pa naman natapos dito sa may hagdan. So ganyan pa rin yung itsura niya. Tapos dito sa may isang kwarto, nakapag-frame naman na sila rito. Okay na. So nakapag-frame na sila rito. Okay na rito. Tapos dito sa isang kwarto, hindi pa tapos. So wala pa. So ngayon, tapos dito wala pa, wala rin dito. So ang gusto kong tanongin, kung saan ilalagay itong mga cornisa natin. So minamadali tayo na mag-deliver. Wala pa lang palang paglalagyan. So hindi pa natin napatigas itong cornisa natin. So medyo basa pa siya, medyo mahirap ikabit yan pag ganyang basa. Mas maganda sana kung tuyo na itong cornisa bago natin i-deliver dito. So yan yung ano dito, nagkamali ng estimate ng ano, minadali tayo sa cornisa kaya nang wala pa namang paglalagyan. So medyo bad trip ako ngayon sa pagpasyal natin dito. Magkalo kasi okay na, magkukornisa na, hindi pa pala. So nanginayang ako doon sa, kung mas maganda sanang ikabit yung kornisa natin kung tuyo na. So hindi pa naman tuyo, kaya medyo mahirapan sila dyan. Ang pong isa pa dyan, ang inano ko dito, wala pa naman tayong pagkakabitan. So chat sila ng chat sa akin, pwede na daw magdala ng kornisa. Hindi pa naman pala pwede. Hindi pa naman pwede magkabit. So ayan. So yan muna yung update natin dito sa Pangasinan. Dito sa may Malukyat, barangay Malukyat, Pangasinan. Okay, so punta na lang tayo sa Lawak, Pangasinan mga boss. So update natin yung project doon. Okay, so punta muna tayo sa Lawak, Pangasinan. So i-update natin yung project doon.
So si Chinito nga pala hindi pa pumasok. So yung pinapaguhan natin paru-paro na paru-paro Gino design para sa lawak, hindi niya pa nagawa. So bukas siya pa daw gagawin, sabi niya. So ayan, shout out nga pala kay Sir Lujay Morao. So yung may-ari ng bahay dito sa may Pangasinan. So siya pa yung may-ari doon. So pinapa-shout out niya yung mga Kalakal Boys ng Korea. Yan, sa may Korea. TIA boss sabi niya. Yan, sa Kalakal Boys ng Korea. Yan, shout out sa inyo mga boss. So yan sir, medyo ano lang, medyo nagka-problema lang tayo ng konti rito sa bahay mo. So hindi lang kami nagkaintindihan ni Mark dito sa ibang design. So inayos naman na kanina. So huwag kang mag-alala. Maayos natin yan. So maganda yan na matatapos. Sigurado ko. Okay, let's go. Punta na tayo sa Lawak, Pangasinan. Okay, dito na tayo sa Lawak, Pangasinan. Update natin project dito mga boss. Ayan na. Dito yung team ni Tonyo. Ayun no, ganda na. Oh, kita nyo doon boss. Ano kita nyo yun? Oh, diba ang ganda? Ayos. So yung mga boss, medyo matagal lang kasi pag ganitong may mga design. Siyempre lahat ng kikisimian natin, lahat ng dugtungan, may mga masilya. So dito hindi na natin lalagyan ito kasi cornisa na yung pupunta dyan sa may gilid. So dito makikita nyo rito sa may sulok na yun, may masilya din yan. So lahat ng dugtungan, lahat ng kanto, may masilya. So wrap pa lang yan, siyempre ipipinis pa natin yan. Wrapping tsaka pinis. Okay, so makikita nyo dito sa taas. So nakamasil yan, may fiber tape lahat yan. Lahat ng mga dugtungan dyan, lalagyan natin ng fiber tape. Tapos yan, framing. Siyempre pag magkikisami ka, unahin mo framing. Framing muna tayo. So pagkatapos natin mag-framing, takip. So ayan, dito magtatakip na sila rito. So pagkatapos na matakpan, gagawin natin, susunod na gagawin natin, siyempre magmamasilya. So ayan, step by step tayo mga boss. So dito, pwede na sila magmasilya rito. Siyempre, mamasilya na, uli nila yan, lahat yan dito. Mamasilya nila lahat yan, pati lahat ng dugtungan. So mamasilya lahat yan. Okay, so pagkatapos magmasilya, so dalawang beses tayo nagmamasilya, wrapping tsaka pinis, doon na tayo magkukornisa. So lalagyan na natin ito ng kornisa. So ganun yung proseso ng pagkikisami namin. So framing, tapos takip, tapos masilya, tapos kornisa. So hindi pwedeng sabay-sabay. So nagpe-framing ka, tapos nagtatakip ka, tapos nagmamasilya ka, okay, nagkukornisa ka, hindi pwedeng ganun. Dapat step by step. So unang-una, tingnan mo muna yung framing mo kung diretso. Kung diretso ba o nakanibel ba. So yun ang titingnan mo dyan sa framing nyo. Kasi oras na nagka-rito, nagkamali ka sa framing, meron hindi nakalibel, hindi nakatanse. So lahat na yan, mali na. Itong kung magtatakip ka, lalabas lahat yan doon sa resulta ng project natin. So yung pagpaling yung framing mo, siyempre magiging paling na rin yung pagtakip mo. Pati pagmasilya mo, paling na rin. So ganun ang mangyayari dyan. So lahat maapektuhan. So dapat importante sa framing pa lang, maganda na yung pagka-framing natin. Gaya dito, okay na yun dito. So makikita nyo naman dito, okay yung lahat ng framing natin dito, walang problema. So ang maganda rito, pag ganyan na maganda yung pagkaka-framing natin, mas ganado tayo magtakip. Kasi siyempre alam na natin kung paano natin takpan ito. Tatakpan natin yan kasi magiging ganado pa yung mga magtatakip dyan kasi hindi na sila mahirapan. So ayan mga boss. So dito, so dito sa may taas. So okay na naman na dito sa taas, tatakpan na nila.
So ang kulang na lang dito yung masilya. Siyempre mamasilyan nila lahat yan. So punta tayo sa taas. Punta tayo sa taas, mga boss. So hindi naman ano eh, hindi naman talaga mabilisan ang paggawa natin dito sa mga project natin. Ang importante kasi dito sa atin, kahit medyo mabagal ka gumawa, basta importante, maganda, pulido yung gawa mo. Mabilis ka naman gumawa, tapos makikita mo yung gawa mo, hindi naman ganun ka pulido, useless din. So ano lang tayo, slowly but surely, yun lang dapat ang gawin natin dito. So dito wala pang ano yun, wala pang masilya yan. So lahat yan makamasilyahan. So ang kulang na lang dito yung masilya, tapos yung ceiling rods na sa gitna, tapos kung mga kornisa, yun na lang wala dito. So dito nakapag-framing na sila rito, so electrician na lang. So lalagyan na lang ng electrician. So dito okay naman na. Okay na rin dito. Tapos dito, tapos dito okay naman na. So dito makikita nyo rito sa framing, sa cove design. So lahat may purpose. So wala tayong nasasayang ng materials. So lahat, bakit naging ganun yung space doon sa gilid, bakit ganun yung naging space doon. So makikita nyo rito, maybe purpose siya kung bakit naging ganyang space niya dyan sa gilid. So pati dito may purpose siya, kasi may pagkakabitan tayo, pagkakabitan natin ng gagawin natin cove design. So ayan, so ayan yan, ganun din doon sa kabilang gilid, ganun din. So ayan, may sukat yan. So ang sukat niyan mula dito 25 yung paring natin, tapos yung sumunod plus 15. So yan yung sukat niyan. Yung pabrikate naman natin 25 yun plus 15. So 15 kasi yung cove niya, yung papasok niya. So ganyan yung naging framing niya. So may purpose lahat kung bakit ganun yung gawa natin. So dito sa double cove light ganun din. So may purpose din tayo, bakit ganyan naging pabrikate natin. So lahat naman makikita nyo rito, tumama sa paring yung cove light natin. Tapos dito na lang tayo nag-blocking. So nagdagdag na lang tayo ng paring dito, ditong banda sa may kanto, kasi hindi mo talaga maitatama dyan. So pero dito lahat okay naman, okay yung framing nila. So malinis yung pagkaka-frame natin. So yung mga hindi kailangan, hindi na natin nilalagay dyan. So yung mga kailangan lang yung nilagay natin dyan. Okay. So ayan, maganda, maganda yung trabaho rito sa Lawak, Pangasinan. Wala akong masasabi. So sa Villasis, okay din doon. Okay naman. Siyempre, lahat naman tayo eh, hindi nagkakamali. Eh, kailangan pa rin na kung may mali sila, kailangan natin ituro yung tama para alam nila yung mali nila. Okay? So yan yung project natin dito sa Lawak, Pangasinan. O, shoutout mo, Ton. Shoutout mo yung mga taga ano, Malukyat. Magkasama natin doon. Shoutout mo si Mark, kalingan mo ah. Minus points tayo kay Boss Mark. Paano tayo magkakaroon pa ng panibagong project niyan? Yan, shoutout mo yung mga ano. Kasi pinashare ko na rin si Mark dito para makita niya sana yung mga gawa rito. Naman ko lang kung napasyal niya. Ay, nakita, napansin niya. So, oo naman siya lahat. Lahat naman ng sinabi ko, oo. Okay naman lahat. So, ibig sabihin, nakuha niya lahat. Okay. So, yan. Dito, mga boss, dito yung lalagay yung paru-paru G. Kaya lang, si Master Chin ito, masyadong pa-importante. So, dito sana ilalagay yun. So hindi pa naman natapos ni Master Chinito yung pinapalagari ko sa kanya. Sabi niya bukas pa daw siya pupunta. Eh, ganun talaga pag si Master. Gusto niya, magtatrabaho lang siya sa kung gusto niya magtrabaho. Kung ayaw magtrabaho, hindi siya magtatrabaho. Ganun lang naman yun eh si Master Chinito. Pensyonado kasi. Nasa kanya yung oras niya.
Okay. Mabuti na pa din. So ayan mga boss, so shout out nga pala kay Pangabuhi TV. Yan. So shout out kay Danilo Betlagon. Ay Danilo Betlagan from Japan Ohara. Yan, shout out din kay Diane David Vlog watching from Riyadh, KSA. Ayan, shout out din kay Tarugi Ulo from Ipugao. Ayan, shout out din kay Tesi Olpindo watching from Kuwait. Shout out din sa mga bagong subscriber natin na sila Prince Bree TV at kay Leletsky. Ayan mga boss, so yan yung mga nagpa-shout out sa at mga bagong subscriber natin. So ayan, di, so nagtatakip na sila rito sa ano, sa Maysala. So ayan oh. So, tinatakpan na nila. Siyempre, pagkatapos natin takpan niyan, siyempre, mamasilya tayo. So, pagkatapos natin mamasilyahan, sabi ko nga, doon na tayo magkukornisa. So, ayan. Meron na kayo nilagay na ano doon, no? Meron ng blocking yan para doon sa chandelier. Okay, so, meron na rin silang nilagay doon sa may center. So, dito, ang kulang na lang dito. So, yung paru-paru G. Yung ilalagay natin dito. Tapos, meron pang design yon. So, maganda yan pag natapos. So lahat ito maganda pag natapos. Okay, so hindi pa natin makikita gaano kain dito. Kasi hindi pa naman tapos. So pero sigurado pag natapos ito, maganda na lahat. So siyempre, yan nga, sabi ko nga. Hindi na ako si, ano yan taon? Hindi na ako si... Maklagan niya vlog. Pag hindi gumanda tong bahay na to. So, may ganun eh. So, lahat ng project natin, dapat maganda. So, hindi na ako si Maklagan niya vlog kung hindi gumanda yung bahay ninyo. Okay? So, yan nga. Siyempre, may pupunta pala tayo mamaya. So, baka ma-pick up na natin yung, ano, yung spandrel dun sa, ano, dito sa Pusorobyo, yung pinanggalingan natin. So, in-order natin nung nakaraan. So, baka pwede nang kunin mamaya. So, titignan natin kung pwede na. Okay. So, tara na muna, buds. Let's go. Ano? Mukha. Oo. Let's go. Okay, let's go mga boss. Sana mabutan pa natin yung ano. Yung Dennis Steel kung nakabukas pa sila. Para kunin natin yung mga spandrel doon. Para hindi sa yung biyahe natin. Okay, let's go. Ano, kain muna tayo mga boss. Kay Mang Doming. Mang Doming. Kain muna tayo mga boss. So pigar. Shout out boss 13K. Garty. Okay, tapos na tayo. Let's go. Buds. Okay, dito na tayo sa DN Steel. Let's go. Come on. Hello.
sir. Yes, sir. $24,071. So yan yung mga spandrel natin, mga boss. So 95 centimeter. Bali 375 pieces na 95 centimeter, tapos 6 na liso. So 24,070 ang presyo. Okay, let's go. Okay, so dito muna tayo sa bendingan. So papabend natin yung mga pasha L-molding natin, mga boss, para sa spandrel. Di bali anim yung pina itong liso, yung GI sheet na puti. So anim na piraso yan. So papabend natin dito. So binibend din naman yan dun sa din steel, kaya lang mas mahal. So kaya dito na tayo pupunta para makamura tayo. So Brad, anim. Yung cut 7 nilang magagawa nun sa isang liso, cut 7. Anim. Ha? Ah? 6-7-8. Ha? 6-7-8 ang sukat, boss. Kakaduwa ng 7. Ano lang yun eh? Ano lang? Buwis na lang yung 7 yun. 1-inch 7. Yun na lang? 6, paano? 7-8. Ito. Bale, ang mangyayari niyan ganyan 'yan, no. Tapos ganoon. Oh, bitbit. Oo. Sila yung matitira dito. Sila yung matitira diyan. Ano yung dos yung ano mo? Hindi, 1.5. 1.5. Dos. Ah. Matitira pa siyang ano? 1, 2, 3, 4. 4 and 7 eh. Para signo na rin 'yan. Oh, sige. Yan lang, 7 yung mga gawa nun. 7? 7. 14, 3, 15, 7, 16. Sige, dito. Tapos 42 ta. Dala ka mga kastoy? Ah, meron. 42 mga kastoy? Ah. 40 na ito. Ayan, 6. Bali, tatlong ano, yung 6, 7, 8. Liso. Oh, gagawin. Ay, apat pala, apat. Ano? Ano, 1,116. 1,116.
So ayan yung sa bend, 1,116. So nagpabenta yung 6 na liso yun. Yung 4 ay cut 6.75 yata. Tapos yung 2 ay cut 4. Tapos may pinabutasan tayo para sa ventilation na 42 pieces. Para sa ventilation times 2. So 84 pieces na siya. 84 na butas na pala. So ang total is 1,116 yan, sa attic building system. Okay na? Okay, thank you boss. Okay. So ayan na si Mac Lagunilla Vlog. Okay, let's go. Yeah, bukas na lang. So ayan, dito na tayo mga boss sa bahay. So ibaba na lang natin itong mga spandrel. So ayan, shoutout nga pala kay Chito CTV. Siyempre kay Joker Official Vlog 2.0. Ayan o. Hi. Eto. Baba tayo ng ano? Ng spandrel. Okay, wait lang. Okay. So, ayan muna mga boss. So, bukas ulit mga boss.